Green at go ang traffic light sa festive walk sa Iloilo City nang walang kaabog-abog na tatawid ang isang lalaki. Paulit-ulit na bubusina ang driver, pero ang lalaki nakasuot ng earphones, diretso pa rin sa paglalakad at muntik ng masagasaan. Dito lang mapapansin ng lalaki ang sasakyan, huhuba rin ang earphones at saka sasakay ng jeep sa kabilang lane. Maswerte hindi natamaan ng lalaki na kabilang sa dumarami raw ng mga pedestrian na distracted habang naglalakad sa kalsada. Ayon sa Department of Transportation, nakababahala ang tila pagwawalang bahala sa pagtawid o paglalakad sa kalsada ng ilang pedestrians. Sa paghimpil ng GMA News sa EDSA Show Crossing, kabi-kabila ang nakita naming tumatawid na naka-earphones o headphones. Sir, alam niyo po bang delegado yung naka-earphones at naglalakad? Sorry, di ko alam. Naka-green naman. Naka-green naman. Pero yung naka-earphones? Bawal. Bawal. Kuya, alam niyo bang delikado yung pagtawid ng naka-earphones? Marami naman ang kasabay eh. Kung ako mag-isa, syempre tatanggalin ko. Kaya naman, para sa National Center for Transportation Studies ng University of the Philippines, mabuting magkaroon na ng hakbang kontra dito. Dapat meron din tayong distracted walking. Pedestrians cross while they have these headphones on and they're texting. How can they actually see? Looking both ways, that's what you do when you cross the road. Yeah, you stop, look, and listen. Pero base na rin sa kanilang mga pag-aaral, mas mainam raw na ayusing mabuti ng pamahalaan ang mass transport system sa bansa. When you have public transport that's efficient, then you have less cars on the road. You have less vehicles, meaning you have less chances of road crashes. Ang MMDA wala na raw tigil sa pagpapaalala sa mga pasaway at wala sa wisyong pagtawid sa mga kalsada. Kagaya ho ng mga drivers, ma'am, dapat ang pedestrian ay defensive din. Hindi ho tayo dapat komportable sa kalsada. Make sure hindi ho tayo nagtitext habang tumatawid. Hindi ho nakasuot yung mga earphones natin kapag tumatawid. Presence of mind para ho sa ating mga pedestrian. Salima Rafran, GMA News.